Oh, pero may alam kong artista ng direktora umiyak. Oo. Kasi ano, kakabaisin na tsaka kaano nung artista? Hindi. Namatay siya sa consumisyon doon sa artista. Hello and welcome to Best 10 Bets. I'm Butch Francisco at kasama ko si... Leo Katigbak. Ang pag-uusapan naman natin ngayon are your list and my list of the what? Best 10 actresses of the modern generation. Era, yes. So, hindi so parang cut-off natin year 2000 onwards. So, yung mga nagmarka during that time. So, si Mary Walter wala na dito. Wala na dito. Okay, so, at number 10, I have Chai Funasier. Okay. Yeah. Agree? Alam mo, una ko siya napanood dun sa Patay na Jesus. Akala ko talaga member siya ng LGBT community. Kasi talaga napaka-convincing ng role niya dun. And then, of course, siya yung Lucia sa Maria Clara. At Ibarra. At Ibarra. Oh, diba? Ang galing-galing niya dun talaga. Kasama rin siya dun sa scene ni Eva Green. Yeah, I was gonna get there kasi... Ay, sorry, inunahan kita. Okay, okay lang. Ganyan ka naman talaga. Anyway, kasi ito, we... Kumbaga, to this day, she makes us proud. Number 9, Janine Gutierrez. Janine Gutierrez, kumbaga, she made Urian history kasi sila lang ang tatlong henerasyon ng Urian winners. Okay. Starting with Nora Honor, na siyempre, multi-Urian winner yan. Nanay niya si Lotlot de Leon. Oo. Urian winner. Nanay ni Nora si Lotlot de Leon. Matagal na. O nanay siya ni Lotlot de Leon. Basta magkakamag-anak sila. Okay. Ginugulo mo pa eh. Okay. So, Janine Gutierrez, anak, FYI, kasi parang makakapod ka lang pinanganak, Nora Honor, anak si Lotlot de Leon, na anak si Janine Gutierrez. Okay. Claro? Yes. Okay. So, yung tatlong yan nanalo na ng Urian at sila pala ang nakakagawa nun. Three generations. Si, di ba si Janine Gutierrez, actually, unfortunately, underutilized siya. Ang tingin ko. Pero, yung pinakahuling ano niya, di ba, yung sa Dirty Linen, di ba, na yung, ito yung mata-mata acting. Okay, Mati. Nakuha ka sa tingin ko. Sige, ayan. Nakukuha naman ako sa tingin mo. So, sige. So, actually, pwede kang luming kay Nora Honor kasi parang ginagaya mo yung mata-mata acting. Expressive ang mata ni Nora Honor. Ang mata, ayos sa'yo. Nanilisik. Ay, halos hindi mo makita. Okay. Naniningkit. Okay. Okay. So, anyway, at number 8, Angeli Bayani. Agree ka pa rin? Oo. Try mo lang may fan base yan. Angeli Bayani, ano yan, syempre, respetado yan sa indie movies, no? Minsan nagme-mainstream yan. Like, lumabas to sa GMA, yung Love of My Life. Ang role yun dun, kasambahay, but kahit maiksilang yung role niya, she took charge of the entire scenes pag nandun siya. Tapos, syempre, Angeli Bayani, one of the best actresses of the decade ng Korean yan. Okay. Actually, gustong-gusto ko rin siya sa Almost Paradise, where she plays a doctor in the foreign series shot in Cebu. Di ba? From kasambahay to doctress. May female, ano ba? Hindi, doctor. Ikaw naman. Akala ko kasi yung governor. Pagka yung governess. Governess. Hindi ganon. Hindi. Okay, doctor. Sige. At number 7, ay, ito panalo. Ito, marami magkakagusto sa kanya. Si Barbie Fortesa. Okay. Okay, I fell in love with her una doon sa, i-remember yung movie Marikina with a Q? Hindi ko napanood eh. Oo, hindi yan. Parang nabasa ko lang pero hindi ko napanood. Pero I heard about it. Yeah. Caught in between yung away nung parents niya. Meron siyang pinaka talaga yung practically award-winning moment niya. Yung iniwan siya ng tatay niya sa isang restaurant para kumain ka lang dyan. Siyempre, parang feeling niya. Tapos pinaghintay siya ng pagkatagal-tagal. Umulan, bumaha, dumaan ang undoy, lahat. Hindi pa rin siya binabalikan. Tapos hindi niya ginagalaw yung kanyang kamaron rebusado. So, at saka siyempre, Barbie Fortesa, siya yung si Clay ng Maria Clara at Ibarra. At yan ang, sa maniwala ka sa hindi, walang project yan sa GMA na hindi ina-grade. Number 6, ito, Bea Alonso. Okay. Kasi yung, alam mo, yung si Bea, kahit yung medyo sappy, yung parang pang tearjerker, di ba? Kasi di ba yung mga ganun. Yung parang may pagka-corny na tearjerker na, yun naman ang sappy. Pero, yung nga, dahil sa galing niyang
artista, naiaangat niya yun. Kahit na for commercial purposes, yung project, nalalagay niya ng kalidad yun. Diba? So, at saka, ito ha. Agree naman ako sa iyo kay Bay. Love na love ko si Bay Alonso lang talaga. I think ha, second to none, siya ang pinakamagandang umiyak sa henerasyon na ito. Pwede. Hindi nalulukot ang mukha, pero nakakaiyak. Diba? Parang si Sharon at saka si Judy Ann. Diba? Kaya ang ganda-ganda nila. Si Maricel, hindi nagko-contort ang mga mukha nila pag umiiyak nila. Kaya ikaw ang maiiyak sa kanila. Talagang literally, si, well, Gina Alhar also, literally tumutulo lang yung luha. Eh, diba, may mga kwento pa nga na sa mga direktor dati. Sabi, left or right? Oo. Sa, remember me, I think there was a scene with Gina Alhar. Pagkatapos, ang sinabi, si Lino ata ang direktor niya at tinanong, direct, saan mo gustong mata, patutulo yung luha at what point? So, nagdadaliin yung camera. Pagkatapos, at the precise point that I think Lino said, na ano, doon tumulo yung luha. Oh, pero may alam ko artista ng direktor ang umiyak. Oo. Kasi ano, kakabaisin at saka kaano nung artista? Hindi. Namatay siya sa consumption dun sa artista. Hindi, para marami atang hindi makaiyak. Para, oh, para okay. Marami atang gano'n. It's an interesting list. Now, lagi natin sinasabi, the list are very, very subjective. Personal list ni Butch, personal list ko. Makikita nyo rin yung differences namin sa listahan mamaya. Oh, pero mostly, ang listahan niya, kinopay lang sa listahan ko. Parang hindi. Parang sige, hindi. Patunayan mo mamaya. Baka ikaw mabigla sa listahan ko. So, eto, so magpapatawag na ba ako ng tatlong stretcher? Bakit tatlo? Hindi ka kasya sa isa? Hindi, kasi isasama kita. Okay. Anyway, ang aking number 5, ito, sinasabi natin, of the of this generation, pero yung Dali De Leon, who is in my number 5 list, bagong sibol. She may be in her 40s, pero ang ngayon lang talaga, matagal na siya artista, pero ngayon lang talaga umusbong ang kanyang karakter, ang kanyang popularity. Okay. Ito, alam mo yung tipo ng artistang ramdam na ramdam mo yung presence niya, kahit na tertiary role. Di ba? May ganon na yung hindi mo siya mai-ignore. So may ganon siya. At saka hindi. Ako, I'm taking it from a personal experience kasi nakasama ko siya sa isang crime drama series. Yung umabot na sa puntong pinatay ka? Oh no! Ito na nga ang maganda. Kasi hindi ako napatay kasi mag-tandem kami. Kumbaga, pag pinatay ako, mapapatay din siya. Eh gusto siyang isave sa sobrang galing niya. So nasama niya ako sa iyon. Pero noong una, hindi siya kilala. Kasi nung pero alam mo kung hindi mo siya kilala, ang mangyayari niyan. Kasi di ba she's doing 9 Perfect Strangers with Nicole Kidman. Okay. Pagkatapos nun, talagang hindi ka na niya kilala. Bigla siya pumasok sa dressing room ko. Ooh, tapos, it's not what you think it is. Okay, nanghiram lang siya. Sabi niya, kasi ako lang may hard copy ng script. Okay. So, pinicturean niya. Okay. Sabi, ay, pwede pala yun. Ipicturean mo na lang. Tapos, maglabas niya, sabi ko dun sa ano, sa staff, sino yun? Tapos, theater si, actress. Sinino yun mo si Dali De Leon? That time. Tapos, nung eventually, ang sabi si Miss Dali, sabi ko, Miss Dali, she must be somebody kasi Miss Dali ang tawag sa kanya. Tapos, eventually, 3 in the morning, kami na mag-eksena, doon ko na-realize, sanang galing tong babaeng to, ang galing-galing. Tapos, yung mga succeeding scenes namin, para ba, laging sasabihin ko sa kanya, did I do okay? Did I do alright? Okay ba ako? So, i-assure niya akong, oo, sige. She was being polite. Actually, gusto nila niya matapos at parang tigilan ko na lang siya. Tapos, may isang eksenang umiyak siya dito sa chest ko. Na kung nalalaman ko lang magiging Golden Globe nominee siya, dapat hindi ko pinadry clean yung coat. Dapat nandun yung DNA ni Dali De Leon sa aking damit. Pero yun ang pagkakamali ko. I'm impressed that you're becoming very emotional talking about Dali De Leon. Ganun yung impact niya because sa'yo. Because she is my favorite leading lady. Ah. Yeah, hindi ko alam kung... Uy, alam mo pala, nung ginugal kita, lumabas Butch Francisco, hindi host. Act. Maarte, hindi artista. Okay, anyway. So, on to number 4. Ito, Alessandra De Rossi.
Okay. Simula pa lang, yung, di ba, yung hubog and di ba sila dalawang magkapatid. No, ni Asunta. Ni Asunta, parang gustong-gusto ko rin siya talaga. Okay. Tapos, kasi di ba talaga siya yung kahit anong ipagawa mo, parang one actress who could do no wrong. Oo. Pag binato mo sa, sa camera. Oh, I agree. Yun. Kaya lang kasi, ang nanghihinayang lang ako, she could have had more projects. So, hindi siya masyadong selective din eh. Kasi, yung ayaw niyang isakripisyo yung kanya artistic integrity na okay. Kung ganito okay. Lang naman yung role, wag na. Okay. So, ang ginagawa niya, siya ang gumagawa okay. Ng mga proyekto para, para doon siya lalabas, para, di ba, para kontrolado niya. So, I think it's also part of yung discipline niya as an artist. Okay. Tsaka yung ano, ang favorite ko sa kanya, Bambanti, Kita-Kita, syempre yung Watchlist. Alam mo bang, sa Urian, lagi siyang first runner-up. Natatalo lang siya by one point lagi. Pero in the end, naging nahihirang siya bilang one of the best actresses of the decade. Ay, ang feeling ko kay Asunta, what's going, kay Alessandra, ang what's going to happen really is people will look at her body of work more than specific performances eh. Yeah. Oo, kasi pag parang ano, parang you're also looking at Glenn Close or not Mercy, but pero sina Glenn Close, di ba? Pag tinignan mo, parang she should have won for this, she should have won for that. Tapos tinignan mo, ay, collectively, the body of work is so strong, dapat she should be honored. And I think that's what's going to happen with Alessandra. Oh, hindi, pero at the moment, she's already being honored. Correct. Okay, at number three, ito, dapat kilala to ng mga millennials at saka ng Gen Z eh. Although, hindi ako sure kung senior na siya o magaling lang siya na lumabas bilang mata, kahit anong edad, no? At number three, Ruby Ruiz. Yeah. Di ba? Late bloomer, siya yung talagang no acting. She was excellent in Extra. Yung kay Vilma, di ba? Kakwentuhan ko lang siya recently. Talaga? Talagang, very, very nice. Ano sa ano? Binag-usapan niyo ba ako? Hindi. Hindi ka naman namin common friend na alam ko eh. Ibang common friend pinag-usapan like, namin. Like, I do not matter to you? Well, let's leave it at that. Oh, sige. Next year, baka she might be in the running sa isang kapitapitagang pelikula na one of the best pictures of 2023. Ang title ay Langit-Ngit. I heard about that. Diba? Don't judge a film by its title. Wala naman ako sinabing masama. Don't judge a movie by its trailer. And don't judge my brother because he's not a book. Okay? Okay. At number two, Catherine Bernardo. Okay. Okay. Ito yung, siya yung, di ba, hindi siya conscious sa itsura niya sa camera. Okay. Di ba, you agree with me? Yeah. May ganun siyang, parang, kung magulo buhok niya, okay lang. At saka para bang, ano, yung, pretty, yung Pinay pretty, di ba? Ganun. Tapos, na magaling. Uh-oh. Na bata pa lang, mahusay na. Uh-oh. Na pwedeng, kahit hihiwalay mo siya kay Daniel Padilla, tatayo pa rin siya. Uh-oh. Okay. And at number one, okay. Ano, baka mag-away-away. Ano lang ha, ito, slight difference lang ito yung number two ko sa number one. Okay. Ha? Okay. At number one, Nadine Lustre. Okay. Okay. Ito ang isang artistang talagang walang ka-inhibition sa katawan. Mm. 'Di ba? Siya yung 'di ba? Ano ba yung unang movie niya siya kung siya sumikat, Diary of a Pangit, 'di ba? Wala siyang pakialam. Tapos yung features niya parang bilong na bilong sa community. Yung ganoon kaya, yung parang artista siya. She's able to blend in. Parang, okay. Parang napaka-chameleon. Oo. Hindi ba? Tapos, analo siya ng Urian. Okay. Tapos, at marami siyang award. Okay. Yeah. Okay. So, sa akin, yun. That completes my list of my 10 best actresses of this generation. Actually, okay. I found your list very, very interesting. But it also shows the difference between your taste and mine. Ako, I've always said that my taste tends to be more mainstream. Yung sa'yo, medyo avant-garde pa eh. Because mas maraming indie performers and indie actors, actresses dun sa listahan mo. But is that so bad pagkasirawang mga indie? Bakit ba sa'yo laging parang
it's either or. Hindi naman sila mutually exclusive eh. So yung sa akin lang, mas mainstream yung sa akin. Yung sa'yo, mas avant. Pinupuri ka na nga eh. Hindi mas eh, iba dating sa akin nun eh. Parang minamalit mo listahan ko eh. Ah, hindi. Hindi. Oh. Kasi di ba ito. Yung sugat sa puso ko, nandito yun eh. Uh-oh. Kasi laging, di ba, manino-remember ako. Uh-oh. Tapos sinasabi sa akin, yung mga sinasabi ng mga tao na wala na credibility ang Turian kasi ang mga nanalo hindi naman kilala. Oh. Bakit batayan ba yun para pumili ka ng best performer? Di ba? Eh, kung hindi na panood, hindi na namin, that is not my problem anymore. No, but that is your problem anymore. No, but that's a discussion for another day. Because to me, sometimes when you say this is the best of the best, how can the best be something that nobody has ever seen? So may opinion rin akong ganun. Ito na po ang best 10 bets tungkol sa the best actresses of this generation mula po kay Leo Katigbak. Pero trust me, mas maganda listahan. Wow. Okay, sabi ko nga ang taste ko is mas mainstream. So, surprisingly, malaki yung difference ng listahan ni Butch at saka listahan ko. Pero, okay, number 10, same actress on our list, mas mataas ang ranking sa kanya, si Alessandra De Rossi. Nasabi na ni Butch kanina kung ano yung qualities ni Alessandra na nakikita niya na kaya nandun sa listahan niya. And to me, I like the fact that Alessandra can do all different kinds of roles, all different kinds of movies na she delivers na kayang-kaya niya. Number 9? Number 10 lang siya sa'yo? Oo. Number 10. Well, may hit squad yan. Hindi, di ba sinasabi ko yung sa listahan ko rin naman, it depends on what I also saw most recently or what's in my mind. So usually yung mga nasa 6 at saka hanggang 10, nag-ano yan, nag-jajaki yan. Hindi naman magkakalayo yung mga yan eh. Pero anyway, so I had Alessandra in number 10. Then I have Angel Aquino in number 9. I would have included her in my list. Yeah. I mean, like si Angel, probably you'll say that, no, but she's been around. But when you think about it, si Angel, the bulk of her solo roles, whether it's Glorious or even her dramatic roles on television, like yung magkaribal nila, na magkasama sila nina Bea, all of those... Or yung naging lola siya, naging matanda siya doon sa Laro sa Baga. Oh. Okay. So yung lahat ng mga roles ni Angel, makikita mo yung breadth nung roles niya. I think the one downside though kay Angel is ang sobrang ganda ni Angel na parang sometimes I think there's a difficulty that masyado maganda yung artista mo, it becomes a distraction to the acting. But I think because Angel really takes on a lot of roles na challenges her dramatically, she's able to hurdle that. Kaya ako lagi ko sinasabi, she's closest to my mind to Angelina Jolie eh, where her looks, her appearance gets to be distracting eh. To a certain extent even Julia Roberts. Sorry, mas nagaganda na ako kay Angel Aquino kasi kay Angelina Jolie. Ay, hindi naman na pinag-usap. Now, anyway, Julia Montes. Okay. To me, si Julia at saka si Catherine nag-umpisa at around the same time eh. Pero at that time, in fact, kay Julia ako mas bilib na artista. Nung ginagawa nila yung teleserye nila, tapos kahit yung ginawa nila yung... Clara? Oo. Tapos yung ginawa nila... Siya si Clara? I think so. Okay. Tapos when they were doing Way Back Home, the only movie na pinagsamahan nila together. Okay. Nung mas bata sila, galing na galing ako kay Julia, kaya medyo nang hinahing ako na medyo naglilo siya for a while. Tapos I'm glad na bumalik siya ngayon. So I'm hoping that her movie return... becomes more consistent. That bakit, she does. Bakit siya naglilo? Personal reasons. Ano yung personal reasons niya? Well, she also had hindi ko alam. Eh, yun lang, ako naman yun lang yung nakikita ko at nababasa ko. Anyway, sige, malalaman natin. Huwag ka makatungtungtungtung sa Quiapo. Ah, okay. Sige. Ay, ako naman, yung sa akin, I don't really know that much about their personal lives. But anyway, so, si Julia. Ang number 7 ko, Angelica Panganiban. I mean, I saw Angelica as a child star in the late 90s. But when she did Santa Santita, bigla siyang, nakita mo yung maturity niya as an actress. Then when she did A Love Story, opposite Marisol Soriano and Aga Mulak, para nakita mo na yung range. Ay, ang laki pala ng kayang gawin ni Angel. But at the same time, she continues to do comedies. To me, tawan-tawa pa rin ako sa dalawang Mrs. Reyes nila. Tawan-tawa pa rin ako sa Here Comes the Bride. And I think every time I've seen her perform, she literally just throws herself into the role. May I? Oh, okay. Hindi, actually, hindi. Ako, Becky pa lang siya dun sa...
Becky pa pala na, hindi yung Becking. Okay. Doon kay Sarah Munting, ang prinsesa. Gusto ko na siya doon. Prinsesa at Pulubi, nandun at rin siya. Gustong-gusto ko siya doon sa... As Chris Aquino, na yun, magaling siya talaga. Magaling na komedyante. Tapos, yung sino ba yung nag-away sila ni... kailangang nabuntis yung asawa niya, si Ding Dong Dantes. One more try. With Angel Locsin, Ding Dong Dantes, and Zali Murudo. But the one movie that you had to cite, yung A Love Story, yung ito ba yung Maricel? Maricel Aga. Yes. Yun ang pinakaayaw kong movie sa kanya. Ah, okay. Ito yung lagi siya may game lagi. Yung ang dialogue niya laging may game. Naalala mo, yung parang yung bang, it came to a point, gusto ko siya lulurin doon sa swimming pool. Kasi, well, it's not her. It's the... Character. The character. Correct. Yun. Yun lang. Kaya lang, but of all, sa dinami-dami ng pelikula niya, kailangan yun talaga ang kailangan mong isight. Well, siguro dahil alam ko rin yung backstory ng pelikula eh. I guess that's one of the things that I discovered when we have like film restoration. Okay. So nung ginawa namin yung pelikula yun, kausap namin si Aga, si Maricel, at saka si Angelica, at saka pinag-uusapan namin kung ano yung mga nangyari dun sa pelikula, how sina Mario J directed her and everything. So sometimes I find that I have a better appreciation. I have a better appreciation of the movie because I found out how difficult it was for, say, the actresses to do certain roles, the kind of guidance that they got. For example, doon, pati si Maricel ginaguide siya, pati si Mario J, kung paano siya itinotono doon sa acting and everything. So, na-appreciate ko. Doon sa Love Story, ginaid pa siya doon? Ha? Ginaid pa siya doon? For very specific scenes and very, very specific actions. Okay. I like her and I respect her as an actress, except for that movie. Okay. Ako naman, I liked it. Oh, but anyway, Bea Alonso is also on your list. She's number 6 on my list. Ang si Bea... Hoy, pareho tayo. Number 6. Si Bea kasi, to me, ang maganda sa kanya, she's able to do a lot of very, very different roles. Sa totoo lang, minamani na nga lang niya yung mga drama roles eh. But what I want to see is for her to stretch more. That's why my ranking with her is really more... parang kumbaga, may hinahanap ako sa kanya. Pero kung sa drama-drama lang, kayang-kaya na ni Bea, she can do it in her sleep. Which is why I have Jody Santa Maria slightly higher than her. Kasi to me, si Jody is the one who has shown, for me, who has shown such a wide range, whether as Maya to Sir Chief, or whether she is the woman scorned in Broken Marriage Vow, or even yung Unbreak My Heart, which is airing in Channel 7. I find that she has such a wide range. And then when you see Jody in person, parang isipin mo, saan kaya niya pinaguhugot lahat ito? Ako, that's why, to me, gustong-gusto ko si Jody. Now, after Jody, alam mo, Dimples Romana. To me, Dimples is somebody who I've seen in so many different roles. And when I saw her recently, sabi ko, alam mo, Dimples, tuwan-tuwa ako sa role mo na si Lynn sa The Iron Heart. Parang, you are relishing it so much. Tapos, iba pa yung chemistry ni Christian Vasquez doon. But I've seen her also in supporting roles where she's the best friend. Or I've seen her also as the daughter who has big issues against her mother dun sa Alzheimer's soup nila ni Sylvia Sanchez. I see Dimples everywhere. And bumibilib ako sa kanya kasi pagkausap mo rin siya in person, parang ibang-iba yung personality niya. Pagkatapos makikita mo, she jumps at all of these roles and she does it also convincingly well. May advice lang ako sa inyo. Kasi ito, baka hindi mo pa siya kilala. Kilala ko na. Napapanood ko na siya. Okay. Si mga Joey Reyes films. Mga tertiary roles. Pero doon pa lang umaangat na siya. Pero sana gumawa ulit siya ng medyo, mag-try siya ng indie. Kasi pag nagsa-soap opera acting ka, naapektuhan ang performance mo eh. Well, I think so also. Yeah. At a certain point, may nakakahon sa acting mo eh. Yeah. You fall into tricks. Okay. Judy Ann Santos. Sinamo. Ako hindi ko siya... No, because to me kasi si Judy Ann Santos was a child actress in the 90s eh. Kaya nga hindi ko siya sinama eh. Kasi pero parang feeling ko, another generation siya. Oh, hindi, as a child actress. But I think the moment she went into the 2000s, parang Angelica, nag-iba yung kinds of roles na ginagawa niya. Kasi ang pinagbabasehan ko niyan are the movies that we were restoring eh.
Now, she was into the Wawi de Guzman and all of those other romance, love teams back in the 90s. Pero pagdating nung year 2000, yun yung talagang full range yung kanyang mga roles na tinatakel, whether on television or on movies. Hindi mo naman sinabi sa akin kasali pala siya dapat eh. Tingnan mo sanali, ang pinag-usapan natin, 2000s, di ba? O, so parang eh, in the same way... Tingin ko sa kanya, Mara Clara eh. So hindi ko na sila, I mean, parang feeling ko gusto mo kayong pag-awayan eh. Kung nanonood man si Judy Ann Santos, kasalanan po yan ni Leo Katigbak. Okay. Juday, I love you. Alam mo, mahal ako misled me. No, ako mahal na mahal ako ni Juday. But yung listahan ko, mahal ko silang lahat. Naka-sure ka? Oo, mahal ako ni Juday. Ryan Agoncillo will attest to that. Mahal ako ni Juday. Para nag-text lang sa akin. Ay, hindi. Gusto mo mag-text ako sa kanya mamaya. Pakita ko sa iyo yung sagot niya. Sige. Sige. Okay. walang signal sa bahay nila. Uy, hindi. Meron naman silang wifi. Okay. So, after Judy Ann Santos, Claudine Barreto. Ayan, hindi mo na naman. Mislead na naman niya ako. Hindi. Bakit? Yung mga Got to Believe, ba kailan ginawa ni Claudine? Those were all 2000s. Ang ginawa ni Claudine in the 90s was... Pare ko, na bata pa siya, may minamahal na neneng-nene siya. But the moment you hit the 90s, that's where her love team blossomed with Rico Yan. That's when she did the likes of mga Etiquette for Mistresses. That's where she did a lot of the other roles na markadong-markado. Kasi to me, si Claudine, ang nanghihinayang ako na nawala. Kasi ang feeling ko, ibang level siya. Whether she was doing yung mga Milan, whether where she was doing Dubai, whether she was doing Kailangan Kita with Aga, ibang level yung acting ni ano, the kind of range that she showed from comedy in Got to Believe to subtle comedy to the heavy drama scenes, to me gives her such a wide berth na nakakapanghinayang na medyo nawala siya. Klaw-klaw ha, kasalanan ni Leo Tigbak. Sabi niya sa akin, hindi ka raw kasali. Now, yung sa akin, Catherine Bernardo. Number one, I've always liked Catherine. But I think and to me, I say this objectively. When Catherine did A Very, Very Good Girl, to me, Catherine set herself at a higher bar than everybody else because she was willing to push herself to a new level. So yung sa akin, yun yung hinahanap ko na stretch dun sa mga artista natin. Something as simple as, napuprustrate ako why a lot of our actors tend to sound alike in all of their movies. Kasi hindi naman uso dito yung nagda-dialect coach ka eh. Pag pumunta ka sa Amerika, sasabihin mo, bakit pag lumalabas halimbawa sina Nicole Kidman or any of the other actresses in different roles, they can sound like a New Yorker, they can sound like somebody from the West Coast, they can sound Bostonian, they can sound British. Kasi they're pushing themselves to be more playful with the roles. Sa atin, hindi yun masyadong ginagawa. But for somebody like Catherine, with her... mass-based popularity, to suddenly put herself in a role so unexpected in A Very, Very Good Girl, to me, she tops my list right now. Kaya sabi ko naman, itong list naman to, eventually magbabago to eh. It really depends on the kind of roles. Magbabago talaga siya after you get all the death threats from the fans of Nadine Lustre. By the way, to all the fans of Nadine Lustre, ipa-flash natin yung address ng kung saan nakatira si Leo Katigbak. Diyan nyo siya hahanapin. Pakilagay lang mamaya dyan. I never said that Nadine was a bad actress. But she's not in your top 10. Oh, why? She's my number one! Well, but what I'm saying is there are a lot of other actresses that are not in my list. It doesn't mean that they're not good. It's just that from you can only fit for 10 names in the list eh. But you could have 10 yan, no? 10? Ang dami pwede tanggalin dyan, oh. I disagree. Because ang sa akin naman, yung nasa listahan ko, I find that a lot of the performers have shown a wider range in the kinds of roles that they have portrayed. So ang feeling ko, sometimes, it's a function of the project also. If they're not being given the kinds of variety in the roles, how can they stretch also drama? Kasi like for example, to me, Kim Chiu is a good actress. But Kim Chiu is not in my list because ang feeling ko, nalilimit rin yung mga binibigay na roles kay Kim Chiu eh. Hindi ko pa siya nakikitaan nung mga ibang roles that will, like for example, she did Etiquette for Mistresses. And I think a lot of people praised her for her role in there. But since that time, she's not done a similar role that will push her even further. So yung sa akin, again, these lists are living lists. They will eventually change depending on the very, very... Oh, sila living, ewan ko sa'yo. After that, Nadine Lustre fans are done with you, I don't know kung living ka pa rin. I never said that Nadine wasn't good. I never said that. But she's not in your top 10. Ang dami namang...
papatayin ba ako ng mga fans ni Chay Panacher? Papatayin ba ako ng mga fans ni Angeli Bayani, ni Jeline Gutierrez, ni Barbie Fortesa? I will see to it. Hindi, kasi katulad yan, something as simple as you work with Channel 7. You're also more exposed to a lot of the works of the other actresses in the other programs. I am limited also kung ano yung mga napapanood ko sa ginagawa nila. So, kaya sabi ko, my list is personal. It's based on the perspective that I have on the projects that I have seen. Now, kung halimbawa, may mga iba pa silang mga pelikula na kailangan kumapanood para magbigay, ano, I will watch them. But for now, that's my list. Uminom ka muna, natutuyo ang kare. Oo nga, hinahyper mo ko masyado. Eh. Hindi kita hinahyper, binawarningan lang kita sa pwede mangyari sa'yo. Uy, alam mo, this is supposed to be a show that will be fun to discuss. Hindi ko alam kung bakit... I'm having fun! Bakit bigla nagka-death threats eh. Yun ang hindi ko maintindihan. Para, wala naman to sa kontratang pinirmahan ko na may risk of life, di ba? Ay, ako nagpa-insure muna ha, baka hindi mo alam. No, but you know, I've worked with Nadine and Peter Sen when we did Gabi ng Himala. And I'm impressed naman with her. Eh. It's just I've not seen her in a wider range of roles that would put her in my top 10 list. Okay, sure. That's your problem. Not okay. Gusto ko munang i-stress na ito. Itong mga nasa listahan natin ito. Mm. May mga bagong sibol dito na ang sana ang kung may papayo man ako tal, bilang nakatatanda. So inaamin mo mas matanda ka? Hindi naman siguro kay Ruby Ruiz, no? So, huwag kayong masyadong maging conscious dahil nakilala kayong bigla. Kasi meron ako yung alam na isang artista no na hindi magaling pero hindi masyado napapansin, nabigyan ng break. All of a sudden, inayos yung sarili niya, nagpa-botox and did all those lahat ng klaseng retoke and all that. After that, nawala. Kasi nawala yung appeal. Kaya, kung ano man kayo ngayon, mag-improve kayo ng craft nyo. Pero yung physically, keep it that way. Yung sa akin, ano eh, parang this is the perfect opportunity for a lot of actors and actresses to explore wider horizons. Kasi hindi katulad dati na you're limited on free TV and movies. The fact that you have all of these streaming platforms and the streaming platforms are looking at a wider range of titles, that means there's also a whole range of roles na pwede mong pasukan. Yeah, kaya, gawin. Kaya ito na din, Lustre, ang sabi ni Leo Katigbak, explore your horizons. Alam mo, you are putting words in my mouth. Wala siya sa top 10 eh. Alam mo, pag may nangyari sa akin dahil dyan, mumultuhin kita. Ay, talaga? Ako ba? Hindi mo alam kung sino ako nakatira. Ay, alam ko ata. Ano to? Alam ko na kung saan ka nakatira. Magiging poltergeist ka. Sige. O ngayon, kung nag-e-enjoy kayo dito sa aming mga pinagagagawa, you can watch us in other platforms like FYI Channel and Jeepney TV and Spotify and hopefully more platforms in the future. So, if you also have lists or topics that you want us to talk about, padala nyo lang sa amin, kulitin nyo kami, and we'll see what we can do about it. Ako naman, napaka-importante na mensahe ko sa kanila. Maraming salamat sa Flawless at saka sa Emu Power. At kung sakasakali mang maging multo si Leo Katigbak, gagawa kami ng listahan. Baka ako na lang and my new co-host kung sino ang ano to, top 10 scariest ghosts in the Philippines. At until next episode sa aming best and bets. Ay hindi, maganda ugali niya, hindi niya kagaya mo. Ah, kasi parang kanina nag-aaway na tayo eh. Oh, yun sa akin, okay lang naman tayo mag-aaway. Basta hindi naman tayo nagpapatayan eh. Malapit na. Oh, ganun. Ay, hindi naman ganun ang feeling ko. Na, at sinerch ka ba sa baba? For ano to, whatever. Hindi, pinapasok ako ng dire-diretso. Mukha daw naman akong honest eh. Ano to? So hindi nakita yung ano mo, yung mga punyal na tinatago mo sa likod. Nagabatangas ka, baka meron kang balisong. Okay. So anyway,